Sa bawat electricity na babayaran nyo, you have a 10% cashback. Okay, ang maganda pa. Hold up. Tutorial. So, nandito na naman po tayo para sa isang bagong tutorial. Okay. So, itong video na to po ay hindi naman po related sa GCash. Pero ito ay related naman sa coins.ph. So, ipopromote ko lang ang coins.ph kasi ever since na ginamit ko po si coins.ph, wala po akong naging problema sa kanya. So, gusto ko siyang i-promote based on my experience. So, ibig sabihin ko po is, ito po ay base lamang sa aking experience, base sa aking paggamit. Okay, ano ba si coins.ph? Si coins.ph po kasi ay isa siyang application din siya, parang katulad ni GCash. Pero si coins.ph po is more secure than GCash. Yes, more secure po. Para po sa akin. Ulitin ko, para po sa akin. So, punta agad tayo sa features ni GCash. Ni coins.ph. Sorry, coins. So, si coins.ph po kasi meron siyang pay bills. Meron siyang cash out. Meron siyang cash in. Meron siyang government pay bills. And meron din siyang mga cryptocurrency. So, ano ba yung ginagamit ko kay coins.ph? Unang-una, malaki ang kinikita ko kay coins.ph. Paano ko nasabing malaki? Kasi po, ang aking boss, ang aking boss po ay maraming property. Maraming hinahawak ang apartment. So, lahat ng electricity, lahat ng water ay ako po ang nagbabayad. Okay. Electricity na babayaran nyo, you have a 10% cashback. Okay. Ang maganda pa po yan, ay hindi pala siya 10% cashback. So, every bills ay meron kang cashback na I think that was 5 pesos. Every bills po. Then, itong bills na to, kapag sa isang linggo ay nakapagbayad ka ng 5, you will get 100 pesos kay coins.ph. Different bills sa isang linggo, nakapagbayad ka ng 5 times, makakakuha ka ng 100 pesos cashback. Okay, so inalis ni GCash ang cashback pagdating kay buy load. So ang ginawa ko, pumunta ako kay coins.ph. Etong si coins.ph, nagbibigay siya ng 10%. Yes, 10% po ang ibinibigay ni coins.ph kay ng cashback sa atin. Let's say nagpa-load ako ng 100 pesos, binabalik niya sa akin ang 10 pesos. Nagpa-load ako ng 300 pesos, ibabalik niya sa akin ang 300. Yes, paano po kung nagbi-business ka pa? Syempre mas malaki yung cashback kasi bukod sa cashback ay meron ka pang interest service fee na ibibigay kay customer. Syempre kung ako si customer naman, sa inyo na lang ako lalapit. Kasi itong si coins.ph kasi mabilis din yung kanyang posting time. Mabilis yung posting time pagdating kay pay bills and kay buy load. Lalong-lalo na sa mga cash in and cash out. Okay, so una muna natin ay ang buy load. Then ang pangalawa natin is yung ating cash in and cash out pagdating kay coins.ph. You can send money via Palawan Express, via M. Lulier, LBC, and Western Union. Okay. Ay, Western Union para is cash out only. Hindi ko pa na-try magpadala kay coins.ph sa Western Union. But I actually use Western Union to cash out my funds using my coins. Okay, sure. Okay. So, kung ikaw ay may funds,
pwedeng-pwede kang magpadala nang hindi umaalis sa bahay. Kasi available ang cash out, send via remittance center, ang LBC, ang M. Lulier, and Palawan Express. Pwedeng-pwede kay coins.ph. Meron pa kasi apat yun eh. Then, pagdating naman sa cash-in, pwedeng-pwede ka ding mag-cash-in. GCash to coins.ph. Palawan Express to coins.ph. Maraming paraan para makapag-cash-in, para makapag-cash-out pagdating kay coins.ph. Okay, tapos na tayo sa buy load, tapos na tayo sa cash-in, cash-out. Okay, kay coins.ph, pwedeng-pwede ka din kumita through cryptocurrency. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo or sinasabi ng aking mga napanood, cryptocurrency investment is a long-term goal. Hindi ka kikita, kunyari mag-i-invest ka kay crypto, then kukunin mo 1 week. Yes, kikita ka kung sinuwerte ka na maganda ang selling price ng ating crypto. Pero kung mababa naman ang kanyang selling price, hindi ka agad-agad kikita. Kumita ka man, hindi ganun sapat kung kukunin mo ito in a short period of time. Kikita ka lang ng malaki in a short period of time kung malaki ang investment mo kay crypto. At kung ikaw or kung si crypto ay sinuwerteng tumaas ang selling price. Ayun lang po yun. So, ibig sabihin, si coins.ph ay nagko-convert din ng peso to Bitcoin, peso to Ethereum, peso to Bitcoin Cash, and many more. Okay. So, another na gusto ko kay coins.ph ay yung kanyang capacity to buy any services gamit online. Kasi, normally, online services ay ginagamitan na ng ating Bitcoin payment. So, ang ginagawa ko is to convert my funds through to convert my funds sa Bitcoin, then ipambabayad ko si Bitcoin as a payment. Dahil every payment na gagamitin mo si Bitcoin, you have 3% to earn. Meron kang 3% na kikitain pagdating kay coins.ph. So, ganun kaganda si coins.ph. Pero normally naman kasi sa atin, mas ginagamit natin ang GCash. Hindi ko dinadown si GCash dahil si GCash naman ay ayan yung aking daily transaction. All around transaction na kay GCash. Eto, yes, na kay GCash. Ano yun? Dalito ako. Pasensya na, medyo masakit yung ating dito dahil natutusok ng ating sakit later, pogi. Sakit ngayon, pogi later. Hindi, ano lang yan, para matuwid lang po yung ating tit. Okay, so, nasa na ba tayo? Dal-dal kasi. Okay, mas maraming gumagamit kay GCash kesa kay coins. Pero for me, mas magandang gamitin si coins kesa kay GCash. Pero mas ginagamit ko si GCash kesa kay coins. Okay, so ganito yan. Mas ginagamit ko si GCash kesa kay coins sa all-out transaction ko daily, weekly, or monthly. Maabot ako ng 200 plus transaction pagdating kay GCash. Hindi ko ginagamit si coins. Kasi nga, almost all of us ang ginagamit is GCash. Si coins.ph kasi tulad ng sinabi ko kanina, coins.ph is fully secured. Napakahirap mag-register, lalong-lalo na sa mga walang ID. Unlike kay GCash, pwede kang mag-request na ang ID mo lang ay barangay ID, ang ID mo lang ay TIN ID, pwede mong i-request kay GCash yan. Pwede kang mag-help center, then pwede mong sabihin kay GCash na yan lang ang ID mo, pero gusto mong maging fully verified. Pero pagdating kasi kay coins.ph, you need to have a government ID. That is why, ayan yung reason natin kung bakit hindi tayo agad-agad nakakapag-register kay coins.ph. Nakakapag-register tayo, pero hindi tayo verified kay coins.ph. So, tinatamad gumamit itong mga user ng coins.ph. But, tulad ng sinabi ko kanina,
hindi ko binababa si GCash dahil yan po ang ginagamit ko din. And si Coins.ph naman ay yan po ang ginagamit ko for paying bills, for buying load, and others. So, ibig sabihin, pinopromote ko lang si Coins.ph dahil wala pa siyang ginagawang masama. I mean, wala pa siyang negative feedback for me. Unlike sa GCash, nagkaroon ako ng negative feedback dyan. Negative experience, I mean, kunyari, nag-send ako sa bank, hindi ko agad natanggap. So, kailangan ko pang mag-tawagan si bank, tawagan si GCash customer service. Pero kudos tayo sa customer service ng GCash, ha? Sobrang bilis nila, lalong-lalo na sa 2882. Sobrang bilis nilang rumespond sa GCash. Yes, sobrang galing ng customer service nila. Then, minsan lang nagkakaproblema kasi pag tumatawag, parang bigla-biglang nag-automatically down yung tinatawagan mo or yung customer service hotline nila. Okay, so ayan lang po yung aking video. So kung gusto nyo pong kumita kahit konti, pwede nyo pong gamitin si Coins.ph. Dahil si Coins.ph naman po ay talagang kikita ka kung gusto mong kumita. And kailangan pa rin natin ng funds para makapag-start tayo ng ating sariling pagkakakitaan, lalong-lalo na ngayon sa new normal, which is pandemic na mas magandang nasa bahay ka, then kumikita ka. So, huwag natin kakalimutang maghanap ng pagkakakitaan, as always. Kung may pangarap ka, maghanap ka ng pagkakakitaan mo. Kung may pangarap ka, huwag kang susuko. Kayang-kaya mo yan. Dahil ang sumusuko ay hindi nananalo. Ang sumusuko ay laging talo. Basta dito sa Almontero Tutorial, lagi niyong tatandaan ang aking sinasabi. Lagi mo lang i-enjoyin ang ginagawa mo. Dahil kapag in-enjoy mo ang ginagawa mo, pinapangako ko sa iyo, never kang mapapagod. So hanggang dito na lang. Bye bye bye.